Lumabas na ang sabina para sa aktor na si Luis Manzano. Bunsod ito ng pagkakasangkot niya sa investment scam ng kampanyang Flex Fuel. Matatanda ang maraming mga investors ang nagre-reklamo at siya at ang kanyang best man sa kasal ang itinuturong may-ari umano ng nasabing kumpanya. Mismong ang mga tauhana ng NBI ang naghatid sa bahay ng sabina para sa actor TV host. Sa kasalukuyan ay hindi lamang pala dito sa Pilipinas ang mga naghain ng reklamo laban kay Manzano dahil maging ang ilan mga OFW ay dumulog na din sa ahensya ng NBI upang magsampa na din ng kaukulang reklamo para kay Luis Manzano at sa kampanyang Flex Fuel. Tulad ng reklamo ng mga investors dito sa Pilipinas laban kay Manzano at sa Flex Fuel ay naglabas din umano ng milyon-milyon ang ilan nating mga kababayan upang makapag-invest sa oil company ni Manzano. Nakakaawang malaman na ang ilan pa sa ating mga kababayang OFW ay nag-loan pa sa bangko para lamang i-invest sa Flex Fuel. Kwento ng panibagong complainant ay mismong si Manzano ang kanilang nakausap via online meeting. Kaya naman hindi umano sila nagdalawang isip pa na maglabas ng pera. Pangako sa kanila ni Manzano ay lifetime investment umano ang Flex Fuel. At sinigurado umano nito na kahit may pandemic na nararanasan ng bansa, ay kikita pa din sila. Dahil sa magandang pangako na binitawan sa kanila ni Manzano, ay umasa silang ito na ang daan upang hindi na sila magtrabaho abroad at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ngunit magbasa hanggang ngayon umano ay wala pa din silang nakukuhang kita mula sa pangako sa kanila ni Manzano. Hindi na din umano nasagot sa kanila ang Flex Fuel. Ayon sa mga complainant ay handa naman silang bawiin ang kanilang reklamo laban kay Manzano kapag naibalik nito ang milyong-milyong pera na kanilang na-invest sa Flex Fuel. Pagsasalaysay sa isa lamang sa 15 complainant mula abroad na si Leo, hindi niya totoong pangalan. Pumasok po sa aming Zoom meeting si Luis Manzano at nagpakilalang owner at chairman ng Flex Fuel. Ito raw po ay isang lifetime business, pandemic-proof business. Kaya po napakaganda po. Ako po ay nag-loan sa bangko upang maipadala po sa Flex Fuel para po sa investment. Noong April 2022, makalipas ang 6 na buwan ay wala pa din po silang natatayo na gasoline station. Hanggang sa ngayon po, wala pa din silang natatayo kahit isa. Ayon naman kay Ms. Jinky Santa Isabel, ang galing ng sales personality ni Sir Luis Manzano, Bong Medel at mga kampo nito. Biruin mo, through Facebook webinar, Zoom business presentation, ay nakadali ng milyong-milyong piso. Bukod sa artista at bida, magaling din magsalita ukol sa larangan ng investment at pagnenegosyo. Ngayon, dahil ako ay greedy at sa kagustuhan kong kumita ang aking natutulong na salapi, ay minabuti kong ilagak, ininvest kay Sir Luis Manzano at kay Medel at sa kanilang Flex Fuel Company. Dahil ito ay ang panghabang buhay na passive income, lifetime passive income. At hindi lang po passive, guaranteed income pa po. Ay kaganda-ganda di ho ba? At isa pa, akalain mo bang gawin ni Luis Manzano na lokohin kaming maliliit na investor bilang chairman owner? Well, dahil po doon sa advertisement sa Facebook ni Luis Manzano. Okay. Pakwento lang, paano? Doon kasi sa kanyang advertisement, nandun po, pinapaliwanag po doon paano kami kikita, kung sasali kami sa kanyang investment, paano kami kikita, magkakaroon daw po kami ng lifetime passive income. So, birang maliit lang na tao at pangkaraniwang tao lang at gusto lang yung kinikita, sa kagustuhan ko na magkaroon ako ng dagdag na kita para naman sa pag-aaral ng aking mga anak, agad-agad po ako nag-invest, agad-agad po ako nag-deposit. Dahil sa unang-una, si Luis Manzano mismo yung nagkukubinsi na ito nga, itong company ko, Flex Fuel, ako yung chairman owner dito,
ako mag-invest kayo dito, maganda yung magiging result ng income ninyo, kaya sigurado, dahil ako ito, Luis Manzano ito. Kaya agad-agad po akong nag-deposit, ha? Nag-deposit sa Banco de Oro sa account ng Flex Fuel. Okay. Mga magkano, ma'am, ang inyong na-deposit dito po? Dalawang station kasi yung in-avail ko. So, ang per station at that time, October 2020, nasa 1,980,000. So, dalawang station po yon. Pero after ng mga ilang araw, ang nagiging joining fee nila is 990. Ewan ko kung anong ginawa nila. Opo. Okay, alright. And then, ma'am, ilang buwan po kayong nakatanggap ng ganansya kung meron man? Kung gusto mo ng accurate, meron akong kopya. Sige, ma'am. Rough, ano lang. Okay. Ilang buwan, ma'am, na may natanggap kayo? Bali, tatlong buwan sa isang station. Nakatanggap ako nasa 58 something. Tatlong buwan yun. Pag isusuma total natin nasa 68,000 something. Sa tatlong buwan po yun. Sa isang station, nasa 28,000 lang. Mm-hmm. Yan lang ang kinita ng million-million kong in-invest. Mm-hmm. Okay. Doon po sa naging usapan at doon sa naging aktwal na balik, malayo bang talaga, no? Parang nung umpisa pa lang ba, nagtiwala pa rin kayo o medyo nakaramdam na kayo ng duda? Nung umpisa pa lang, syempre, Luis Manzano yan. Kilala yan sa lipunan. At isa pa yung mga magulang yan, nasa mataas na estado ng lipunan. Siyempre, hindi ka magda-doubt sa kanya. Dahil, siyempre, Luis Manzano, artista. At saka, mas mayaman naman yung Diamac. So, hindi ako nagduda, nag-trust ako sa kanya at inilaga ko yung aking pera para tumubo naman. Ayun po yung nangyari. At ang pin-reject na income ay bali 70,000 quarterly. Parang malaking tulong po yun para sa aming mga pangkaraniwang tao na magkakaroon ka ng 70,000 quarterly at pangdagdag din sa mga tuition ng mga anak mo yun kung sakali. Mm-hmm. Apo. Now, kailan na po nagsimula yung problema? Ano po yung nangyari? Noong 2021 kasi, noong last quarter na hindi na po ako nakatanggap ng aking proceeds, syempre, final up ko yung proceeds ko. Noong final up ko, sabi negative. Noong sinabing negative, humingi po ako ng reports na sinubmit sa BIR para malaman ko kung talaga bang losing yung aking sinalihang gasolinahan. Hindi ko nila ma-prove at hindi nila ako mabigyan ng report na authenticated by the BIR dahil matagal daw, mahirap, ganyan. So, parang nagduda na ako. Nung nagduda na ako, agad-agad ko silang kinukulit, ano na nangyari, bakit tayo negative, ganito. Just imagine, lately, nakatanggap ako ng report na ang sweldo ng security guard is 50,000. Imagine mo yun, mas malaki pa yung sinisweldo niya kaysa sa akin. Kaya doon po ako nagduda. Okay, alright. Kaya ang ginawa ko, nung nagduda ako, nagsumiti ako ng withdrawal letter na wini-withdraw ko na yung aking investment. July 2022 po yun. Okay, nakuha niyo po ba? Sawa ng Diyos, hanggang ngayon wala. Kaya nga ako dumulog sa NBI, nagreklamo dahil wala na akong natatanggap at hindi nila pinansin yung aking mga verbal and written demand letter or withdrawal letters. Okay, dalawa bagay, ma'am. Ano po yung dahilan daw po? Bakit parang humina yung performance ng kumpanya? At bakit daw po pangalawa? Bakit hindi po nila may balik yung pera ninyo? Sa aking sa aking opinion lang, ha, or sa aking size up, bakit humina yung kumpanyang Flex? Because marami silang inanak. What I mean is, parang nagkaroon sila ng mga subsidiaries company na halimbawa ito, hihinain natin yung Flex, ibabankrupt natin ito, ilipat natin, tatayo tayo ng ito na, tinayo nila yung Lucky Mart, tinayo nila yung Flex Capital, Flex Capital One, tinayo nila yung Emerald Shore, tinayo nila yung Anilaw Resort, bla bla bla. So pera yung ng Flex. Baga parang dinivert nila yung pera ng Flex doon sa mga company na tinatayo-tayo nila ngayon. Kaya siguro nabagsak. Okay. Ano ang sinasabi nilang dahilan bakit daw hindi niyo makuha yung pera niyo? Kailangan pa daw ng consent ng board. Kailangan pa daw. So, depende daw sa board kung okay o hindi. Pero lately, nagbigay sila ng sulat na I'm sorry, Santa Isabel, hindi namin mabigay yung pera mo dahil, sabi ng board, either isell, ibenta ko daw yung aking share o ano man dyan, ibenta ko, pag nabenta, yun na daw yung maging pera ko. Or, sila daw yung magbenta. Sabi ko naman, kung kayo ang magbenta, kailan yun? Alam nga naman, ibenta ko yung sinasabi nilang ibenta ko, di ako pa ang nadimanda nung pinagbintahan ko, kung hindi sila kumita. Okay. Ano po yung natukusan nyo, ma'am, doon sa kapasidad ng Flex Fuel
na tumanggap ng investment base sa kanilang SEC. Ano po yung discover niyo po, ma'am? Unang-una, as per doon sa aking nakitang papel sa Securities and Exchange Commission, sa umpisa pa lang, may violation na sila eh. Bakit sila may violation? Kasi hindi naman sila allowed, hindi naman sila authorized to solicit investment sa mga tao. So bakit sila nagsusolicit? Ang inaalaw lang sa kanila ng SEC ay magbenta lang ng langis, magbenta lang ng fuel. Hindi para mag-solicit ng investment sa mga tao. Illegal na yon per se. Diba po? Kung ganun pa naman, bakit hindi niyo po inalam muna bago kayo nagbigay ng pera? Ayun nga po yung nasabi ko kanina. Kaya hindi ako inalam kaagad na kumuha pa ng SEC or ano man dyan. Dahil, syempre, ang nasa harapan mo ng Zoom meeting ay si Luis Manzano. Mag-aano ka pa ba? Magse-second thought ka pa ba na, ay tika lang, kukuha mo na ako ng SEC. Eh, si Luis Manzano na yan. Tsaka alam mo naman natin, malinis siya. Alam naman natin, wala siyang kaso, wala siyang ano man dyan. So, agad-agad, nandun yung trust. Nag-trust agad ako sa kanya. Opo. Sa punto pong ito, nagbigay na siya ng statement. Ang sabi po niya, siya daw po ay biktima. Siya daw po ay may lugi din sa kumpanya. At sabi niya ay wala daw siyang kinalaman sa management ng Flex Fuel bilang isa sa mga nag-invest at tiwala sa kanya. Ano pong reaction niyo po rito? Ay, aban ako. Ikaw ay dumunog sa NBI? Ikaw ay isang biktima din? Eh, anong tawag sa amin ng mga kinuhanan nyo ng pera? Anong tawag sa amin? Kung ikaw ay biktima, eh ano naman tawag sa amin? Eh, ikaw ba ay biktima? Eh, chairman, owner ka? Paano ka maging biktima ng sarili mong kumpanya? At una-una, kung hindi pa ako nag-personal message sa kanyang Instagram noong July, hindi ko pa nalalaman na wala na pala siya, hindi na pala siya connected doon sa Flex Fuel. At ang sabi niya doon sa kanyang mga press release, sabi niya, February 2021 pa o 2020, hindi na raw siya connected. Eh kung ikaw yung may-ari, chairman owner, nag-release ka man lang ng abiso sa public na ako si Luis Manzano, I'm sorry, hindi na ako connected sa Flex Fuel. Eh bakit ka na nahimik? Up to now na nahimik ka. Kung hindi pa kami nagsampa ng kaso sa NBI, hindi ka pa nagsalita. Eh paano naman masasabi na inosente ka dito? Paano naman masasabi na biktima ka dito? Eh anong tawag sa amin? Ikaw biktima, kami ano? Manggaganso, magnanakaw, ninakaw namin yung pera namin na in-invest namin sa iyo? Opo. Sa butong ito, ma'am, anong gusto niyo mangyari? Isa lang po yung gusto namin mangyari dito, Sir John. Ang gusto namin mangyari, ibalik na niya yung pera namin, kahit principal, yung buong pera lang namin na diniposit dun sa account niya, nila. Balik lang nila yon, kahit wala na yung kinita, wala na yung interest, kung ano man tawag nila dyan. Okay na kami, maibalik lang yung actual, yung kung ano lang yung diniposit namin sa kanila, maibalik lang nila yon. Good na kami, hindi na kami magsasampa ng kaso sa kanila. Kasi yun lang naman talaga yung aim namin dito. Ilan po ba, ma'am, ang sa pagkakaalam ninyo, ang kasama ninyo dito sa laban na ito? Dito, actually, yung sa NBI na kami, ang solid po na mga kumpleto na yung papers namin, lima kami. Pero nung pumunta ako nung isang araw, nasa 12 na kami, dadagsa pa po sila. Kasi meron kaming group chat. Sa group chat po namin, nasa 130 plus na katao. Granting 130 plus na katao yan, ang joining fee niyan is 990,000. Times 100 katao, di 990 million. Close to 100 million. Eh, saan yung pera na yun? Sobrang laki. Saan napunta yun? At ang masama pa dito, marami pang istasyon ng Flex na hindi pa nakatayo, na kinuhanan na nila ng pera. Diyan, halimbawa lang sa Kamuning. Andiyan sa Kamuning, hindi pa nakatayo. Bakanting lote ka, nakasarado ng yero. So saan na yung pera na yun? Dapat ipaliwanag na nila yan. Kung sinasabi ni Sir Luis na inosente siya, biktima lang siya, paano siya maging biktima? Diba? Sino ang nag-victim sa kanya? Kami? Kami na mga kinuhanan ng pera? Kami ang nag-victim sa kanya? Sino? Ba't hindi niya sabihin kung sino ang nag-victim sa kanya? Yung middle daw, ma'am, yung CEO. Ah, kung sino yung CEO nila na sinasabi niya na buong middle, wala na kami doon, sir. Hindi namin business yon. Wala kaming pakialam kung meron man silang hidwaan, meron man silang issues, meron man silang hindi pagkakaintindihan sa mga negosyo nila. Wala kaming pakialam doon. Sarili nilang problema yon. Hindi na basta-basta sabihin niya na inosente ako dito. Eh kami, anong tawag sa amin? Kami nagnakaw? Kami nang gaganso? Kung siya ay inosente? Kung ituturo niyo na yung doon, abulin niyo po si Medel, hindi ako. Huwag sinabi ni Luis, anong magiging sagot po niyo?
Kung habulin namin si Medel at hindi siya, at the time ng transaksyon, ay siya po yung chairman owner eh. Hindi naman si Medel eh. Dahil kung si Bong Medel lang yung kausap namin, hindi kami para nag-invest. Kasi sino ba yan si Bong Medel? Hindi naman namin